Manood, makinig, matuto. Manood, makinig at matuto. May aral natin ang kwento ng bayan ko. Magandang araw! Isang bagong paglalakbay na naman mula sa kaban ng mga kwento ng bayan ko ang ating pagsasaluhan ngayon. Ako nga pala si Teacher Aisel Calibara dating galing, guro sa Brion Silva Elementary School, Division of Lipa City, Region 4A Calabarzon, ang maghahatid sa inyo ng kwentong kapupulutan ng aral. Kwento ni Ma'am Jasmine C.D. at ni Ma'am Donabel B. Bihasa. Guhit ni Ma'am Sheila Marie M. Donsal. Sila ay mula sa Department of Education, Antipolo City, Region 4A Calabarzon. Binigyang buhay ng inyong lingkod sa anyong audiobook. Handa na ba kayong maglakbay sa kwento ng bayan ko? Halina't makinig! Ang kwentong ito ay pinamagatang Si Tintin, ang pasaway na langgam. Sa isang malaki at mayabong na puno ng tipulo ay nakatira ang magkapatid na langgam, si Katkat at si Tintin. Sila ay mahilig mamasyal. Maalalahanin at responsableng ate si Katkat. Makulit at pasaway naman si Tintin. Lagi siyang umaalis nang hindi nagpapaalam. Isang araw, habang namamasyal lang magkapatid, pinaalalahanan ni Katkat si Tintin. Tintin, huwag kang aalis nang hindi nagpapaalam at baka ka mawala. Ang sagot ni Tintin, ngunit hindi naman niya ito sinunod. Napansin ni Katkat na wala na sa kanyang tabi si Tintin. Hinanap niya ito kung saan-saan. Naalala niya ang paboritong puntahan ng kapatid, ang burol. Pinuntahan niya ito, ngunit wala doon si Tintin. Tintin! 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 Nasaan ka na? Nasaan si Tintin? Ang tanong ni Katkat sa sarili. Samantala, si Tintin ay masayang sinusundan ang isang mahalimuyak na amoy. Umakyat siya sa isang dahon ng tipulo. Nakita niya ang isang batang sarap na kumakain ng suman. Matapos kumain ng bata, pinulot niya ang isang magandang dahon ng tipulo at pinaglaruan. Naisipan niyang gawing bangka ang dahon ng tipulo. Masayang-masayang pinakawalan ng bata ang dahon ng tipulo. Samantalang, takot na takot at mahigpit ang kapit ni Tintin sa dahon. Nakita niya ang isang matandang langgam sa tabi ng pampang, kaya humingi siya ng tulong. Agad siyang tinulungan ng matandang langgam. Pakiusap ni Tintin. Ang sagot ni Tandang Kiko. Sinamahan ni Tandang Kiko si Tintin papunta sa atelya. Nagpasalamat ang magkapatid sa kabutihang kinuha ni Tandang Kiko. Nangako si Tintin sa kanyang ati Katkat na hindi na siya muling aalis ng walang paalam. Nagustuhan niyo ba ang kwento, mga bata? Tandaan, ang pagiging masunurin ay papunta sa tamang landasin. Salamat sa pakikinig. Hanggang sa muli, paalam! Ang kaban ng mga kwento ng bayan ko ay mula sa anim ng Bureau of Learning Resources at ng mga Learning Resources Management Section ng Kagawaran ng Edukasyon. Manood, makinig, at matutok.